Good morning mga Marites! Eto, umaga na dito, walang masyadong ganap. Magluluto lang tayo ng noodles. Tara, samahan nyo ako. Eto nga pala ang bago sa buhay ko. Baka bet nyong ichita sa iba. Ready na ako ng mga gulay at tinugas-ugasan ko na dito ng mga tatlong beses. Yan, para siguradong walang germs. At ito na ang ating isasahog. Lagyan natin ng itlog, mushroom, hotdog, spring onion, pak choy, at saka lagyan din natin ng cheese para mas masarap. So, ayan na nga, umpisa na natin. Napapakulo tayo ng mainit na tubig, eh, tanggalin na natin dito yung mga spices at umpisa na natin. Ayan, kumukulo na siya. Ilagay na natin ang ating noodles. Dalawa, para masaya. Hati rin kami ni daddy, pero mas nauuna akong kakain kasi tulog pa siya. Ako ito, 6 o'clock in the morning, nagugutom na. Kaya yon. Luto-luto, nilagyan ko na ng mushrooms. Para, kasi yung mushroom matagal maluto. Kaya yan, unahin natin. Hi guys, mahilig ba kayo sa maaanghang? Ako kasi mahilig, lalo na yung asawa ko. Pero yung noodles na ganito, huwag nyo itong aaraw-arawin, hindi maganda sa health. Eto, nilagyan ko ng mga konting gulay para iwas guilty ba? Kasi bawal din to sa akin eh, pero nagkikrave kasi ako sa maanghang. Kaya yon, di napigilan ng sarili. So, nilagyan ko na nga siya ng mga spices. Tapos, yan, halu-haluin natin hanggang siya yung mamix ng thoroughly. And then, halu-halu po more. And then, umpisahan na natin magdagdag ng mga itlog. Ako ang paglagay ko ng itlog isa-isa. Tingnan ninyo kung paano. Kung bago pala kayo mga misis dito sa aming Facebook page, ay huwag nyo naman kalimutang mag-like, mag-share, at mag-follow for more videos. At huwag nyo na rin kalimutang mag-comment. Thank you guys. Ayan, umpisa ko na rin lagyan ng spring onion. Marami akong spring onion, kaya nilagyan ko na rin. Pampasarap din kasi ito eh. Diba? Tapos umpisa ko na rin dagdagan siya ng isa pang itlog. Bali, mga tatlong itlog ang nilagay ko dito. Tapos pag medyo ganito na at yung noodles natin eh lutong-luto na, ilagay na natin ang ating gulay. Madali lang kasi itong maluto. At mas masarap kasi ito pag crunchy. Huwag yung masyadong overcook ha. Kasi pag overcook siya, hindi siya masarap. So ayan, halu-haluin natin. Isisimmer lang natin to. And then siguro mga after 1 minute, luto na to. Pwede nang ready to serve. Mas masarap siyang kainin with malamig na juice or soft drinks. So, ayun, oh, lagyan din natin ng cheese para medyo maalat ng konti. At saka mas masarap. Mas masarap siya pag may cheese. Try nyo guys. Hindi ko sure kung na-try nyo na eh. Pero, ito yung sa aking version. So, might as well try. Nag-try ako maglagay ng garlic powder. Pero, Diyos ko, napabubula ha. Sabuti na lang, hindi siya masyadong nabasa pa. Kaya tinanggal ko rin agad-agad. Oh my days. Sayang naman. Hindi rin naman masarap kung too much garlic powder, diba? Kaya yon tinanggal ko rin agad-agad. Oh, ayan na nga, after 48 years, ready to serve, diba? Nakakagutom, diba? Ang sarap-sarap kaya nito. Lalo na kung meron tayong mga inihaw na baboy, mga belly, at saka mga hot dogs. O, diba? Ang sarap. Oh, try nyo na rin. Shoutout nga pala sa mga bago kong follower kay Shinette Mary Cabeza. At saka kay Manix Sison. Ito na nga mga misis, sinumpisan ko na siyang kainin. Grabe, mapapasipol ka talaga sa anghang. Kaya nilagyan ko ng cheese eh, para hindi mabawasan ng anghang niya. Pero ang anghang-anghang pa rin, talagang parang sisipunin ka dito. Grabe, ang sarap-sarap. Alam niyo, hindi ko siya maubos. Thank you for watching guys. Bye, see you in our next video.